sobrang hirap na preparation nun. Going up 4 games, 3 games in a week. Diba? Isang team pa nga lang nababaliw ka na kalaban. Paano pa kaya kung apat? Pero kahit mahirap yan, Manjin, kailangan magkaroon ka ng smart choices, syempre, dito sa draft. Brought to you by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Free to game great with Smart, free games for all. Here we go. Sinimulan ang drafting dito ng Onyx PH with two bans. They go for the Angela and the Johe. The Signal Ultra naman, Eve and Paquito. Mm-hmm. Sabi dito ng side ng Onyx, tanggal muna tayo dito ng mga power picks. I think we saw Signal Ultra even falling off. Yung mga Angela, yung mga Rafaela type of lineup. So gusto lang eliminate yon ng side ng Onyx. Interestingly, Onyx din kasi yung isa sa mga teams na na-utilize ng maganda to. So we might see an open Rafaela kung magkakabigayan. Benedetta is also up for the taking sa dalawang teams na to. Yung Cho, actually, ni kaibigang Keki Dot, yung pinaka naging highlight para sa akin last week. So let's see kung mapipili din to right now nitong dalawang teams. There is that possibility. Onyx PH, nagtake sila ng time. They go for the Rafaela ban and ayaw nila ibigay yung Rafaela prowess sa isang Imba DJ. Yeah. Pero actually, nag-decide si Imba DJ last time na pumunta doon sa mage role nung kanilang game number 1. And naging effective din yon. I think he was the Kagura nung game 1 or game 2 yon. So I think bumabalik dito yung Signal Ultra sa ways na we need to activate the double setup doon sa gitna. The tank and yung ating mid lane na kaya kasing dumamage. Si Keki Dot at saka si Imba DJ kasi sila yung type ng players na gusto laging bakbakan. Mm-hmm. Now, Signal Ultra, ang binan naman nila dito is Diggy. And napakaganda safe yan dun sa sinabi mo. Bakbakan ang gusto ng dalawang team na to. So anything na pwede mo install sa kanila with a feeding Diggy strat, magiging malaking problema for one of these teams. Onyx PH, starting it off with a Benedetta. And open tong pick na to eh. Kumbaga, Flexi Diaz to eh. Yeah, Flexi Diaz. At nabanggit din natin to kanina na ito yung mga pwedeng ma-open. So ngayon, ang matitira Signal Ultra ay siguro pwede na sila kumuha ng side lane dito or kuha din sila ng yung support na isang meta na nawala. Apat kasi yung tinitignan ngayon eh. Ayan eh. Actually, nagpopol sila at saka Recta Bruno. So ayun na nga, Action J. Ang gusto dito ng side ng Signal Ultra, kaibigan Butters. Mm-hmm. And that is going to be popol na possibly magtatank na. Yeah. Magtatank na to. And actually, ang kinagulat ko dito, walang Rafaela, pero they still stick with that Bruno. Which is actually, I think, gana pa rin naman. Open pa yung Matilda sa pool eh. So, pwede pa itong piliin ng side ng Signal Ultra. Onyx, kailangan na nila maghanap ngayon dito ng pwedeng sasagot sa Popol and Koopa. Pwede nilang ituloy siguro pa din yung Kaja ni Jay in a while. Pero bandang huli pa yun eh. Pero let's see, kailangan nila ng kahit some way pang huli dito sa Borno na to. And mukhang ang sagot nila ay si Leyna. Sasabihin ko pa lang sana. Kaso nakita natin yung si Leyna against Popol and Koopa. Sa mga past games ng 3 weeks, hindi siya nagiging successful kasi una naharangan ni Koopa yung pana. Tapos pagpapasok naman yung si Leyna, kakagatin lang siya ng Chicho Dog. So parang nabibitin yung si Leyna. Pero let's see kung anong plano ng Onyx. Clearly, ang plano ng Signal Ultra dito is just sustain etong si Bruno. And kung wala man silang Rafael, ang sabi nila dito, sige, Estes. Meron kaming Estes, kaya namin suportahan yung mga tao kahit nandun sa frontline, basta sama-sama kami. So now, Onyx PH, they have the certain idea na magkukumpulan tong Signal Ultra dahil may Estes na sila agad. Yun nga. Actually, nakikita ko na yung early game dito, pwedeng mag-push kagad yung side ng Signal Ultra dito. Kailangan ng Onyx dito ng sagot at level 1 and level 3. That's why gana din dyan yung si Leyna kahit papano. Pana-pana lang muna. Pero nakikita na natin eh. With the Popol and Koopa Bruno, kaya kagad kasi mag-takedown kagad ng mga ng mga gold plate. Anong tawag doon? Energy shields. Energy shields. Nitong tatlong to kapag umabot tayo sa part na uubusin nila yung mga gold na yon. Mm-hmm. And this is going to be a sustained game. Sagot ng Signal Ultra, dahil kumpulan nga ang hinahabol natin, ban natin yung Farsa. Ayaw natin maipit sa Feathered Airstrike na sama-sama tayo lahat. Lalo na kapag umabot ng late game, na tabi-tabi talaga kayo. I like it. Ang ganda ng respect ban dito ng side ng Signal.
And sabi ng Onyx, tanggalin na rin natin yung mga ibang sustain dito. Ayaw natin na umabot sa point na hindi natin sila mapapatay lahat. So sa ganitong lineup, nakikita na kagad ng Onyx, pati yung itemization nila dito, kailangan din mag-adjust. Kuha kagad ng Necklace of the Runes na usong-uso ngayon. Pati yung sword, yung Deadly Blade, ay kukuha na rin sila kagad. They need to survive the early game dito kung ikaw ang Onyx. Kasi again, itong tatlong trio na to, men, pwede kayong ma-push agad. Una, di kayo makakalapit and may zoning capability. And Signal Ultra banning out a Durant's hero. Mm-hmm. That is going to be the Chang. Oh, ayaw nila ibigay yun kay Kyrie dahil nga may potential na sila magdikit-dikit. Meteor Shower thrives on that. Yeah. Onyx PH, on the other hand, iniisip nilang mabuti yung ban nila dito. And to be honest, man, Jin, sa nakikita ko sa Onyx PH ngayon, sobrang ingat nila dito sa pag-deal sa certain pattern na sinetap ng Signal Ultra dun sa first phase pickings nila. Actually, itong Bruno, kasi pwedeng hindi pa ito yung main jungle eh. Pwedeng Plexi Diaz pa to eh. Pwede din. Kasi may option ng Signal Ultra na kumuha pa ng isang jungle dito. Depende na lang siguro sa magiging 2 picks ng Onyx PH. So, Barats na yung pinili nila. Grabe yung sustain dito, Butters. Ang kunat ng Signal Ultra ngayon. Mas humirap na pumasok para sa isang Selena dito kahit makakuha siya ng Abyssal Arrow. Yeah, totoo. Kasi pwedeng pagpasok niya, kagatin lang siya. Dito, nas welcome. Ang daming punish na pwedeng ibato sa isang Selena. And at the same time, kung ano man yung angas na magagawa ng isang Uranus dapat, nung wala pang Barats, nag-iba na yun ngayon. Oo, kaya eh. Kaya kasing kahit papano, kaya sumabay ng Barat sa mga type ng heroes na kagaya niya. Uranus, Esmeralda, even yung Lapu-Lapu. Ang kunat kasi ng dinosaur eh. Lalo na kapag lumalaki. Pag lumaki yung dinosaur, wala na. Wala na eh. So ngayon, hinihintay ko yung sagot ng Onyx dito. Kailangan nila ng isa pang burst. Kagura, para kay Kyrie. That's good. Pero kulang, yon burst. Burst ang sagot dito ng Onyx PH. Side lane, Lunox. Tank, Selena. Jungle, Benedetta. Tapos, mid lane, Kags. Anong sagot ngayon dito ng Signal? Last pick, Zass! Side lane! Okay. So kung napapasin mo dito, Manjin, kumuha sila dito na isang Zask, and this is straight up a push lineup na pwede nilang gawin. Wow, ang bilis na. Maganda pumush ang isang Zask, and at the same time, sabihin na lang natin na a bit harder to handle than most side laners na meron tayo ngayon. And si Janus yung gagamit niyan. And tama yung sinabi mo eh. Aqua Boy dito, muwang siya na naman yung magiging retro carrier. Siya yung magiging jungler for the side dito ng Signal Ultra. Well, for the side of Onyx PH, man, Jean, I hope you would agree with me na yes, maganda yung adjustment na ginawa ng Kagura and ng Lunox kasi kailangan nila ng reach, kailangan nila ng burst, but at the same time, parang adjustment siya na todo eh. Yeah, parang todo nagtodo react siya eh. May mga pro players na ayaw nila na sila yung nagre-react sa lineup ng kabila. Pero I think at this situation kailangan mo na talaga mag-react kasi kailangan mo na sagot eh. Parang may ipit ka na kailangan mo ng burst this time. One thing to take note, kung ikaw ang Onyx, wag mong dapat maging safe muna kayo. Kumbaga dapat umabot kayo sa point na kada poke nyo may damage. Kasi at level 1 may part na hindi nila agad mapapatay itong side ng Signal Ultra unless yung Zass at yung Bruno ay mag-asim-asim na lang talaga. So let's see kung ano mangyayari dito sa laning stage. And kaya ka dito, hinahabol agad siya ni Koopa. Pero nandun sa pinakadulo, flame shot, hindi tatama. Kamuntikan mahuli dito si Keke Dot. But Keke Dot will get away. Isipin mo, nasa split screen pa lang tayo, may na-first blood na. Oo, kamuntikan na. Kamuntikan no? Na yun. Oo, pero nauna pa rin ang team ng Onyx dito sa Lito Wanderer at binantayan na lang ni Jay itong purple pero hindi umabot. They're really setting up for this push sakto kasi yung turtle dyan din magpunta sa top lane. So kuha muna dito si Aqua Boy ng kanyang orange and then in a while probably gonna punish the Uranus dito sa top lane sakto kasi pag napatay nila yung Uranus pwede sila magpush dito. Pero actually kamuntikan pa si Hate doon ha. Pero yun nga, let's see kung mangyayari ngayon, Butters. And now, Signal Ultra, slow but steady, pinapakuha lang nila yung Bruno nila ng buffs, possibly the ultimate para dun kay Bruno, and pinapataas lang yung level sila. Alam nila na level ultimate dependent sila dito. Yeah, ultimate dependent talaga sila dito. Let's see ha. Ngayon, pumipwesto si Aqua Boy dito sa bandang top lane. Kung hindi man nila mapatay yung Reynos, at least makuha niya yung crab coin na yan. So sabi ni Jay, alam niya na dito na magro-rotate. Kailangan na nating responde. Set up na siya ng traps dyan. Dahil 10 seconds na lang, magkakaroon na ng turtle dito.
Napaka-importante nito na nauna ang Signal dito sa setup ng Tortela. Let's see kung paano magre-react ang Onyx. And tatandaan natin na Signal Ultra yung lineup nila is all about the snowball. It's mm-hmm. all about the paint train. Momentum-based ang ginagawa nila. Onyx naman dito, mm-hmm. they are trying to react dito sa pagkuha ng Tortela. Alam nila ito yung mga key pieces wow. para sa Signal na magawa nila yung plano nila. Yeah. Uy, pero meron dito. Laban na nangyayari, oh. Dilar and the others, look at that zone out. Hate, nakuha niya yung turtle and that's going to be Dilar using the Purify para hindi tamaan ng Daytona's Welcome. Wow! Napakagandang movement mula sa Onyx PH. Hate using the ultimate to get that retribution. Ang ganda na sana ng setup ng traps doon ni Kekidot para sa side ng Signal Ultra. But this is a Benedetta we're talking about na napakaraming dashes. Minsan nga hindi mo na mabilang yung cooldown ng kung nagko-cooldown na ba yung dash niya eh. So Hate, Electo Blow by Blow, Retribution, Easy Retry, Easy Setup, Reset na naman ng mga buffs. Grabe. Ang ganda ng pag-utilize nila dito ng kit nila in terms of the team fight plays. Oo. Nakita mo naman si Hate, pumasok siya ng Electo Final Blow. Then again, parang hindi naman talaga nila, hindi nila gusto na pumatay doon. Ang gusto Oo. Nila, kunin natin yon, i-delay natin yung signal, tapos farm tayo ulit. Yeah. Biruin mo, no? Parang Signal yung nagsaing, Onyx yung kumain nung turtle. Ganun na ganun. Pero let's see, since yung lineup kasi ng Signal, ito yung type na sama-sama puwer sa lineup talaga eh. So ngayon, kailangan nila mapunish tong side na to at kailangan manalo din ni nung isa na nasa baba. Pero let's see kung kaya nila. Okay. Ni Rhea so, sa baba pala, I mean. This is the time na sumusugod na yung Signal. Nakikita mo naman dito kung paano Jay. Nila i-push etong taas. Apat na tao kinokommit nila dito and that means may isang lane na bakante. Kekidot na huli siya and Jay going in for a bit of poke, garot, at hindi niya makukuha yung kill. Napaka-dangerous nun para kay Jay if ever pinilit niya yun. Yeah, pero may semi-dangerous din para sa side ng Signal kasi they're taking a lot of time just to get this gold tower sa top lane. Ilang segundo na sila nandito, Batters, ha? Oo, and tatandaan mo, kapag ka sobrang daming oras na ginugugol mo, para sa isang bagay, merong mga ibang lanes na napapabayaan mm-hmm. at hindi napapakinabangan. Yun nga, eh, nakakapag-free farm dito yung si Lunox sa bottom side. Iyakno, having the time of his life. Meanwhile, at nilalaban talaga dito ng Signal Ultra to, and that is going to be another Hate Turtle. Hate trying to get away. Matutumba siya. But hindi pa rin nakuha ng Signal yung pakay nilang objective. Oo, onti lang yung nakuha nilang tower gold doon sa top lane. Tapos hindi rin nila nakuha yung turtle dito. So pangalawang sinaing na yung nanakaw dito ng side ng Onyx PH. Pangalawang sinaing na yung pinood trip nila. And again, Hate utilizing his mechanics para ma-outplay dito ang side ng Signal Ultra. So unti-unti, kahit papano, pumupunta sa Onyx yung lead. Yes, ang lakas sila sa team fight composition, Manjin. Mm-hmm. But still, wala silang pick off potential dito all in all. Mm-hmm. Ang gusto lang gawin dito ng side ng Signal Ultra is mag-punish. Isipin mo si Popoling Kupa, hindi din naman haharap ng todo yan mm-hmm. just to get the stun. Kasi, isipin mo, sino nga ba yung mag-follow up kapag may na-stun si Popoling Kupa? Yeah, ang plano ng Signal nga dito is just to sustain, withstand everything. And let the Bruno get the crits lang eh, 'di ba? Parang mm-hmm. sustain team fight. Kaso ang dilemma nila dito, yung rotation, ina-outplay sila eh. Parang sila yung gumawa ng rotation pero nililiko, parang malahon Ron Henley yung galawan ni Biglang liko. Oo, bumibiglang liko eh. So ngayon reset na naman. Pero 5 minutes na wala na yung mga tower shields dito, Batters. Mm-hmm. So ang ginagawa dito ng Signal is they really want to go for the extended team fights, but at the same time, Onyx hindi nila binibigay yung space na kailangan talaga ni Aqua Boy para makapag-push na sila. For the side of Onyx naman, ang ginagawa nila, Manjin, is pinapatagal nila yung game, in-install nila yung game para sa Signal na para makuha nila yung items sila at maging enough yung damage sila na kahit yung sustain ni Imba DJ mamaya-maya, hindi nakakayanin yung damage output nila. Yun nga eh, speaking of damage output, Batters, ayan o, kaya na ng Onyx gamulin itong si Rhea, even though siya yung pinakamayaman this time. Let's see, pero at least eto na, nakakuha yung Signal ng push, hindi pa naman tapos to. Kaya pa rin nilang mag-push talaga ng todo dahil nga Zaz at saka Popoling Kupa to eh. Pero kasi merong Kagure eh, oh, na ginugulo, pinapayungan lang sila, Batters. And eto, napakagandang huli na eto para kay Jay.
doesn't have enough damage to take Imba DJ down, pero at least laging may threat na tamaan ka talaga ng pana. Hate sumagot din na sa kanilang turret take, and that is going to be a lot of open space for both of these teams. Mm-hmm. Pero hindi pa tapos. Oop, and there is another go on Rhea. Rhea goes down. Ito na yung sinasabi natin, Manjin. Hindi na ganun kakunat dito ang Barats just because hindi din nila na-pace, hindi na-pace ng signal yung sarili nila sa tamang lugar. And ngayon, 4v5 situation, Signal Ultra, gustong-gusto nila itong turtle, pero nasa alanganin sila kasi nga 4v5. Yeah, crucial death para kay Rhea doon, Butters, ha. Kailangan nila doon yung Barats para at least makapag-tank. But Kyrie, umasok! Iyakdo with the play going in. A lot of damage has been thrown out. At eto si Dilar, tumatakbo siya. Wala na si Iyakdo dito. Tumumba na siya. And that is going to be a disengage from Onyx. Yung punish dito ng signal, yes, it's there. But still, you have to remember, may mga taong makakapag-gangster lang sa'yo dun sa loob, and papasok lang sila, okay lang sila dun, and Janus will go down. Look at this. Si Hate, nakita niya lang si Janus, automatic go in. Yeah, ang hirap na nito kung ikaw ang signal, and Onyx having the time of their lives. Dalawang lane yung naging libre dito para kay Iyakno at para kay Hate on the mid lane and on the bottom lane to give them items para makakuha din sila ng enough firepower to at least withstand itong capability ng signal. But again, hindi pa naman tapos. Kalahat, 50-50 pa rin na nangyayari kasi merong mga trade din na binibigay yung Onyx. Kagaya niyan, yung nangyari ngayon, at yung kanina sa taas. So, pwede pa rin mag-push itong side ng signal. Ang kailangan lang kasi iwasan dito ng signal, yung manggagaling na damage kay Kyrie at kay Hate. Kasi ang gaganda ng nangyayaring setup ni Kyrie, tapos si Hate, nayu-utilize niya yung higop nung umbrella, tapos kino-combo niya with the Electo Final Blow. Would you agree with me pagka sinabi ko sa'yo na simple yung ginagawa ng signal, but it's going to be very effective kung talaga makukuha nila yung key factors or yung pieces dun sa puzzle nila? Oo, nag-agree ako eh. Meron ka lang mga certain like map control na dapat magawa, objective na sana nakuha nyo agad. Pero nanigate yun ng side ng Onyx eh. At ngayon, meron pa silang Uranus na problema, which is si Dlar, na umabot na sa point na kaya niya nagawin tong cut na to. Kaya niya nagawin itong famous Uranus cut na hindi na siya mamamatay kagad. Mm-hmm. Hate and Dlar, they try to take control of the jungle side dito ng Signal Ultra. Pero alam naman ang Signal Ultra na kailangan pa rin nilang lumaban at ipaglaban yan. No. And they catch off Hate. That is a good play. Signal Ultra, nakuha na ni Aquaboy dito yung kanyang Berserker's Fury. Dlar, ang kunat sobra ni Dlar dito, but still, it won't be enough damage para i-take down din yung mga members sa side ng Signal Ultra. Tatandaan natin, it's all about sustain. Ganun maglaro ang isang Estes. Oh no, mispositioning mula kay Hate at napunish yun ang side ng Signal. Remember na United we stand, divided we fall, kasi yung lineup ng Signal, kaibigan Butters eh. Ito yung type na dapat laging sama-sama eh. Kumbaga, talo pa nito ang XB eh. Sama-sama tayo eh. Kahit saan mapunta, Kuya Butters. And ngayon, Hate at the right, at the wrong moment, at the wrong time, gusto sanang mag-attempt nung ambush. Kaso again, nabanggit mo nga, Berserker's Fury na. Itong si Aqua Boy. So ngayon, bumaliktad bigla yung laban dahil kaya na ng Signal Ultra, pumatay agad. Mm-hmm. And this is going to be the opening na hinahanap ng Signal. Oh, the damage output coming out from the people ng Signal. Dlar mapapatakbo, Janus going in, Janus gets the kill. Kyrie dito ang next na target niya, and that's going to be Janus going down at the hands of Kyrie. Hate, tumumba siya dun sa baba. Oh no, hindi natin nakita off-cam kill. Rhea, kinagat niya ata si Hate dun, pare. And with that, Signal Ultra, even though for me hindi ganun naging effective yung early game, still yung scaling ng lineup nila ngayon ay dama mo pa rin. Zoning mula doon sa Chicho Dog, healing galing mula dito kay Estes, ngert-ngert na kagat kay Rhea pang zone. Tapos yung mga Niu Pets, ang daming Niu Pets ni Janus eh. Hindi ka makakalapit kagad kung Onyx. Aasa yung Onyx dito sa setup ni Kyrie. Ayan yung mga ganun. Kailangan nilang paghiwa-hiwalayin yung Signal Ultra dito, pare. Ang ganda ng ginagawa ni Kyrie dito, but then again, ipa-isa-isa lang yan eh. Oo, ayan, kagaya niyan. Oh, and that is going to be Rhea. Nasa gitna siya dito, yung dinosaur tumatakbo. And that's going to be an arrow. Tatamaan dito yung kikiam ng isang Zask. But, oh, Manjin, no.
Still, it's an opening para sa Signal Ultra na kunin tong Lord. Wala si Hate. Wala si Hate ngayon. 19 seconds down. Libre itong pwedeng retribution. Pero I think kailangan respetuhin ng Signal kasi aabot si Hate dito. Pero kung ikaw ang Onyx PH, paano mo nga ba masusolve ang problema? Kailangan mong isa-isahin. Kasi pag pinagsabay-sabay nila ngayon dito yung Signal, mamamatay sila dun sa crits eh. Kung Lunox ka, hindi ka makakalapit ka agad. Single target. Kung si Hate, sinusubukan niyang umentry, pumasok ng solo, pero malambot pa rin yung Benedetta kapag if ever machambahan siya dito nung dash nung Bruno or makagat siya ng Chicho Dog, mastan siya dito. So yeah, tabla pa rin para sa akin ang laban dito. Kailangan lang maging careful ngayon ng Signal Ultra. Alam nila na lamang na sila. And yun yung plano sa Onyx. Kailangan ng Onyx yung tamang pick off at the right moment at the right time. Sa Signal naman, sama-sama puwersa. Carefulness na lang talaga. Oh. Disiplina, yun ang kailangan nila. And kung napapasin mo, ibang-iba tong larong to sa mga naging past games ng Signal Ultra dito sa Season 7, wala silang ginagawang play dito na sobrang risky. Talaga nagiging disiplinado sila. And that's going to be Aqua Boy. Nasa pinakaharap siya. Hindi siya napunish ng todo doon. Hate forced to go back. Nandoon sila lahat sa may taas. Yung Lord pinapalo na yung mga torque dito. Ladies and gentlemen, and that's going to be Dilar. Sinahabol siya ni Koopa. Oh no. And one step at a time, ayaw magpilit ng Signal. Walang mapatay dito ang Onyx PH. Yun yung mga semi-umbrella open coming in from Kyrie. Yun lang din kasi yung way nila to initiate something eh. Nabanggit mo na binan yung Farsa dito that can land you burst damage from afar. Kahit papano kasi yung Kagura may part na kita mo yung amba niya eh. Kita mo yung lapit ng payong niya eh. Kita mo kung saan manggagaling at hindi yun multiple umbrellas na lalabas. And this is the siege for Signal Ultra. This is the last tier 3 turret ng side ng Onyx. Kapag ka nabuksan nila to, exposed na yung base ng Onyx PH. And look at the sustain. Kick it out will go down. Hate! Saan sa may pinakalikod? Janus ang pinaka-target niya dito. And that's going to be the Electo final blow. Not hitting anything, but still, nakuha pa rin nila yung kill kay Janus. Oh. Aqua Boy, look at the damage! Pop! Ladies and gentlemen, Hate! Tutumba siya! Nandun sa may gitna si Aqua Boy. And Aqua Boy will go down in the process as minions. Well, and look at this, minions, nakapasok na sila ng base ng Onyx. Oh no! Nice usage of multiple skills there for both of the teams. But I think magloloko na lang sila dito. Aqua Boy, let's see kung mabubuhay pa siya, Butters. I just want to emphasize on Kyrie's ability on baiting the Moonlight Immersion para dito kay Imba DJ. Ang ganda ng yin-yang overturn. Pero sinalo lang lahat yon ng Signal Ultra, Moonlight Immersion para dito kay Imba DJ Ultimate. And then nung nakita na yun ni Hate, nung nakita na yun ni Jay, sabi nila wala na silang hiling-galing, kailangan na natin i-risk. Dahil kung hindi natin i-risk yung team fight na yon, probably pwedeng tapos na yung laro. So ngayon, without the healing, pasok tayo. Aqua Boy falling down as well. Nakakuha siya ng outplay pero sobrang crucial nung team fight na yon. Kahit papano, nakahinga pa yung Onyx PH. Signal Ultra on the verge of winning game number 1. But remember, Manjin, and to the viewers out there, madami ng times na nagawa to sa MPL PH Season 7 na wala ng tore, pero nabaliktad pa rin. Yeah, and mostly yung story dito ng Signal Ultra is they're having a problem in closing out games. Kumbaga sila yung tao na sinisimulan yung trabaho, pero magugulat ka na lang para mang hindi natatapos. And this is going to be the challenge para sa kanila. Paano nga ba nila tatapusin etong game number 1? And that is going to be Onyx really just, you know, finding ways na i-delay yung push. Yeah. Ang ganda ng ginawa nila for the first two turtles, na stall talaga nila yung plano dito ng side ng Signal Ultra. But then again, dahil dun sa isang pick-off na nagawa kay Hate, sa baba, nag-iba yung takbo ng laro. Nung nakuha yung turtle, nakuha ng turret, sinamahan pa nila ng isang tier 2 turret. Yeah. That was the turning point nitong match na to. Yeah. I think na-discover ng Onyx dito that they can definitely go for the team fight, lalo na nung nanalo sila sa the bottom lane. Pero again, they need to first bait the Moonlight Immersion, yung ultimate dito ng Estes, and then
Pangalawa, ito yung mahirap eh. Kumuha ng risky na pasok mula kay Heat dito. Kasi yun lang naman na papasok eh. It's either Dlar or Heat na sabay papasok. Kasi ang problem mo, yung burst kasi ng Bruno. Kapag na-free hit ka, pwede kang ma-3 hits lang ng Bruno eh. Lalo na kapag may times kasi na yung Bruno, pwede niyang, pagka yung bola niya, yung first skill, na-release niya, pwede niyang pindutin ulit yung bola para dalawang bola yung naibabato niya, ang katinon. So, ang sinasabi ni Manjin dito, kapag ka pumasok ang Onyx side, dapat all in. Dapat hindi all in. Hindi pwedeng si Hate lang yung papasok kasi automatic pag si Hate yung pumasok na una, magte-turn si Aqua Boy, sisipain siya na tatlong beses and possible dun sa tatlong sipa na yon, yeah, wala na siya. Kaso, yeah, yon yung para sa akin win condition ng Onyx. Kaso ang problem, ang daming zoning capability, may Chichu Dog, may mga Neo Pets. Ang hirap to market eh kapag maraming units, lalo na kung single target ka, kung Lunox ka, 'di ba? Iyakno, yeah, for sure, mga pro players, master na nila yan. Pero yung millisecond na yun na tatarget ka pa, pwedeng maunahan ka dito ng Bruno. Kasi ang Bruno, may times siya na ano eh, na pag ang lakas na ng damage mo, huwag ka nang pumindot ng ano eh, ng targeting eh. Pindot ka na pindot lang. Na-damage ka na lang eh. Sipahin mo na lang kung sino masisipa mo. Kaya sipahin naman eh. But, kung mapapasin mo dito, si Chichu Dog talaga eh. Oo, ni Keke Dog. Napakasakit. Si Chichu eh. Diba, si Popol. Bago na nga yung pangalan ni si Popol and Chichu Dog. Oo. Si Chichu, pag ang Chichu Dog kasi, alam mo, binantayan ka, talagang bantay sarado ka sa mga Chichu Dog, dong. Oo, si uh-oh. Ano nga, si Dog Whisperer nga, nakakagat ni ano eh. Nakakagat ni Chichu Dog. Ni Chichu, oo. So, talagang kailangan mo bantayan kung kailang kakagat ang isang Chichu Dog. Kasi kahit isang tao na naiintindihan na yung mga aso, nakagat pa rin. Dalawa pa naman yung dog dito sa Signal Ultra. Dalawa yung pet nila na ngumungert-ngert eh. Itong Chichu Dog ni Keki Dot at saka si Dino Thunder ni ano, ni Rhea. Si Dino Thunder yan tama eh. Tama naman. Hindi ka naman mali doon. But yeah, Dino Thunder, Chichu Dog. Ito yung ano eh, Neo Pets. The Neo Pets lineup. Kumbaga, ang dami nilang pet. Ang dami nilang pet eh. Mga pet, malu. Again, Onyx can still win this. They have the damage. Kailangan nila na tama ka ba, Tercy, communication ang pinakamagiging key ng Onyx dito. Whenever na mabait na nila yung mga skills, they really need to go all in. Kasi una, may damage yung Benedetta, may damage yung Lunox, pati yung Kagura, ang sakit din ng burst, even kahit yung si Layne. So kailangan lang nila dito ng magandang synchronization of skills and heavy mechanics. Let's see kung mapupull off nila yon. And if there is one team na kaya gumawa nun, I know deep inside na alam din ng Onyx fans na kaya yon ng team nila. But now is the time. Oh. Kailangan na nila pumasok dito! Oh my goodness! Oh my goodness! Kyrie! The future is here! Kyrie! With the steal! Payong kaibigan mula kay Kyrie! Oh my! Kyrie! Payong kaibigan! I'm not really sure kung pati flame shot na gamit niya doon, pero sobrang crucial noon. Butters, what was that? And of course, this instant replay is brought to us by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. Get yours now for $13,999. This was really Signal Ultra's Lord to take. Look at Jay. Ang ganda sana ng pinipwesto ni Jay dito. Umiikot talaga siya. Pero tignan natin yung camera kay Kyrie. Ang layo ng ikot. Hindi alam ng signal na doon sa baba manggagaling si Kyrie. Oh, yung flame shot! Flame shot! Yung humuli dito at dahil doon may space na nagawa ang Onyx PH, kamunti ka na silang matalo dito. Hindi lang space pang jowa yung binigay dito ni Kyrie. Binigay ni Kyrie outer space. Kailangan yun ng oras yan. Outer space. Kalawakan eh. Oh my, clutch place. Mula kay Kyrie dito. Nabanggit natin kanina, Butters, na siya yung set-upper eh. Siya yung talagang need mag-initiate dito sa Onyx eh. I mean, siya lang kasi yung may capability gumawa nun dahil sa kit nung hero niya. Nahihirapan yung apat eh kasi yung Benedetta hindi siya yung type na initiator eh. Sobrang initiator lang ang Benedetta kapag sobrang lamang. Pero di ba mas gusto mo na yung Benedetta mang si sweep, di ba? Mm-hmm. Pero Manjin, gusto ko naman focusan dito etong signal. Mm-hmm. Lumalabas na naman yung problema nila na hindi nila kaya tumapos ng games. Oo, hindi nila kaya tumapos ng ganun. Oo, parang oo. Hindi, pero tama ka eh. Kasi ang nangyari, yung ikot, sobrang commendable ng ikot ng Onyx doon. Kasi si Jay umikot siya doon sa part na
tumatama yung mga arrows na hindi ine-expect ng Signal na doon manggagaling. And yung ikot ni Kyrie, umikot siya doon sa baba ng Kramer para talaga yung sight nung Signal, wala talaga. Like, kasi may bush doon eh, di ba, sa may Kramer part. So, pumasok siya doon, hindi in-expect ng Signal na doon manggagaling. Akala nila doon manggagaling sa may bandang ursa, sa may bandang bear, itong si Kyrie. So, wow, clutch play talaga, kaibigan Butters. And again, hindi na, ang tanong, hindi na naman nila mata-up post. Mali. Ayun nga, hindi naman nila matata. Oo. Post yung ano, yung laro sa ngayon. Mm-mm. But still, guys, tatandaan nyo na Onyx PH, they don't have the advantage because of that, Lord. Oo, ang magagawa lang. Lang nila dito is espasyo, kaibigan, lang para hindi matuloy ng Signal Ultra yung todo push setup nila para dito sa final torre sa base. So to, men. Grabe yung pogi points na napunta kay Kyrie doon, men. Highlight reel. So ngayon, ang tanong para dito sa Onyx, mapanindigan kaya nila yung play na nagawa dito. Look at that. May damage na sila this time. Umiiyak yung mga pets. But iyak, no? Falling low. Ang hirap talaga lumapit, pare. Napakahirap lumapit. Iyak, no? Napilitan din sila gumamit ng flicker. And Signal Ultra, sabi nila dito, anong Lord? Taka, tapusin na natin to. Kaya na natin. Naging confident din dito yung Onyx. Lumabas ng base. Likod, yung likod. Sa may pinakalikod. Ang ganda! Ang ganda ng pwestuhan ng Onyx dito! Ladies and gentlemen, look at that! Wow! The pwesto is real. Kyrie and the hate. Beautiful yin-yang overturn. 4-0-5. The future is bright for this kid, Butters. 11-10, saving Onyx PH from this game. Oh my goodness, Kyrie, what a player, saving yung game na to para sa kanya at para sa teammates niya. Signal, kailangan nila maging aware sa ginagawa dito ni Kyrie. Kailangan nilang ma-scout, kumbaga kailangan nilang maradar eh. Kaso ang problema, si Kyrie kasi sobrang sneaky. Sneaky sir na, kaibigang Butters. Manjin! Pero kasi, kahit sneaky sir na yan, ang kailangan mo alalahanin, may trap si Popolenko pa. The trap cards! Pwede mo ilagay yung trap cards sa gilid para maispatan kung saan siya manggagaling. Eto kasi, ang problema kasi, Butters, may trap nation din yung Onyx eh. Kung si Kyrie nakakuha ng mga magagandang umbrella girl, si Kuya Jay, kumbaga, imbis na yung obvious angle yung pana niya, ina-acute angle niya eh. Ayan oh, nakikita mo, dun siya sa Gedli pumapana. Oh no, Kyrie once again! Kyrie, that is going to be the flame shot. Estes will go down, 2 members down dito for the side of Signal. Nakabawi sila, nakuha nila si Dilar, siya kasi Iyakdo, and that is going to be Kyrie, Hate, and Jay. They need to hold the line. Yeah, 5 seconds left. Para dito sa 20-minute mark, death timers natin, bawal nang tumumba dito. And look at the position right now of Kyrie. Hindi to nakikita ng Onyx. Nako, lilikuran na naman, pare! From the back! Here we go! Kyrie pumasok dito! He will get a kill! Si Janus! Ay, nako po! Pulado siya dito, pero yung si Kyrie! Signal Ultra! Wow!